Hi guys, sa mga gustong matuto dyan sa pagkukumpuni ng mga aircon natin sa bahay, kahit hindi kayo technician at gusto niyo namang matuto, kahit wala kayong lisensya, gusto niyo matuto, may skill kayo sa paghahawak ng mga pyesa, ito po, ituturo ko sa inyo paano ito ang pinaka basic na ginagawa sa mga technician na pwede namang matutunan. Basta gusto mo lang, interesado ka lang, gusto kang matuto talaga kahit hindi ka lisensyadong technician. So ito po, paano ba natin i-check ang capacitor kung good pa siya or bad na? Pwede pa siyang gamitin o hindi? Paano mo malalaman kung weak na yung capacitor o may charge na yung capacitor pero lubo na siya? Ibig sabihin ng lubo, hindi na pantay tulad nitong ilalapag ko sa lamesa. Pag ginalaw mo siya, ayan, ibig sabihin lumubo na siya. Dapat pag check mo sa capacitor kung lubo na, hindi na siya flat sa lamesa, kahit hindi mo na kailangang i-tester itong terminal, automatic sira na yan ang capacitor. So ito, isa-isahin na natin. Ang pan-check talaga ng capacitor ay mas maganda, pinakamaganda yung digital, na pag i-check mo siya ng digital na tester, makikita mo talaga dito kung anong range ng capacitor niya. Tulad nito, 60 microfarad ito. Pag i-tester mo siya, gamitan ng digital na tester talaga na pang-capacitor, mababasa mo dito na 60 UF, 60 or 55, yun yung mga mababasa niya dito. Ibig sabihin, pwede pa siya, hindi pa siya weak. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin, papakita ko sa inyo, yung analog tester lang. At kalimitan, ito naman ang ginagamit talaga ng mga technician, analog. Pero na lang sa may mga sariling shop na kumpleto na, meron na silang digital. So ito, ituturo ko sa inyo kung paano siya pumalo at paano masasabi na good pa yung capacitor niya. Ito po, kailangan lang natin gawin ay iset natin itong tester sa times 100. Ito po yung times 1. So doon natin ilalagay sa times 100 or times 1,000 or 1K. So ayan po, magte-test na tayo ng capacitor ng actual. Unang-una, pagdikitin natin itong positive at negative para malaman natin kung gumagana yung tester natin. Ayan po. Ayan, napalo siya. Okay, start na tayo dito sa ating 60 UF microfarad. Itong capacitor na to, 60 UF microfarad, ay ginagamit lang ito sa 3-tanner na mga split type doon sa compressor natin na 3-tanner. Kahit anong brand, naglalaro lang siya sa 60 microfarad or 65. So ito, iti-check na natin ito. Ang gagawin po natin, meron siyang dalawang terminal. Katapat lang natin, kahit magbaliktad-baliktad siya, kahit saan ang unahin mo, walang problema. So ito na po, tatapat ko siya dito. Pag itapat ko siya dito, holdin mo lang siya, huwag mong bibitawan. Dapat pumalo siya. Ayun, pumalo siya, then bumalik sa zero, nagdi-drain siya. Ngayon, tanggalin mo yung isa. Pag tusok mo siya ulit, dapat wala na siya. Ayun, yun yung palatandaan na good yung capacitor natin. Pero pag itinusok mo siya ulit sa ganung posisyon, paulit-ulit mong itutusok at papalo pa rin siya ng papalo, sira na yung capacitor. Kaya dapat sa unang palo pa lang at inulit mo, dapat hindi na siya papalo. Ngayon, baligtad rin natin. Pag binaligtad natin siya, dito naman ngayon yung positive, dapat pumalo na naman siya. Ayun, nagdi-drain siya. So pag itusok ko ulit, dapat wala na rin siyang palo kasi na-drain na siya. Kahit anong tusok ko dyan, pag ganun pa rin ang posisyon, hindi na siya papalo. O ngayon, ganun ha, pag itusok ko siya at ayan, papalo dapat. Pag inulit ko pa, dapat wala na. Pag reverse, ganun ulit, papalo na naman siya. Pag inulit ko, dapat wala na. Okay, at ito pa, mga kapatid, huwag niyong kalimutan, pag pumalo siya, nang hindi na siya bumalik sa zero,
Papalo siya ngayon, tapos hindi naman na siya bumalik dito sa zero yung pointer niya, sira din yun. Papalo siya dito, tapos hindi na bumalik dito, nag-steady lang siya, sira din yung capacitor natin. So, okay. So, ibig sabihin, good itong 60 UF na ito. Dito naman tayo sa isang 60 UF. Parehas lang ang proseso nun. Check ulit yung tester natin kung gumagana. Times 100 tayo. Pag ito na, tigi isang terminal, kahit saan una, positive or negative, pag itusok ko sa dyan, wala siyang palo. O, automatic sira na ito. Kahit balik na rin ko siya, ay ito pumalo, sa kalawang lang siguro, balik tayo sa kapila. Sa pantusok, pagtusok ko, reverse muna tayo. Ayun, pumalo siya, bumalik siya, so good ito. Dapat pag inulit ko, hindi na siya papalo. Kahit anong ulit ko, hindi na siya papalo. So, i-reverse ko siya, dapat pumalo na naman siya. Ayun, tapos nag-drain siya. Inulit ko, wala na naman siyang palo. So, good ang capacitor na ito. Medyo kalawang lang. At maliban doon, kahit pumalo siya, tingnan mo rin yung physical appearance ng capacitor mo kung okay pa. Katulad nito, mayroon na siyang guhit. Minsan, naglalangis. Yung parang may makakapaka na kandila. So, ibig sabihin na may leakage yung capacitor. Anong tendency nito pagka ginamit pa natin? Pag ginamit pa natin to, pwedeng mag-start yung compressor kasi meron pa naman siyang palo, nakaka-store pa siya ng kuryente. Kaso, nagli-leak na siya. So, ibig sabihin, habang tumatagal yung compressor niya, maaaring katagalan, mga ilang minuto or oras, titirik yung compressor natin. Hindi niya kayang i-sustain yung kuryente na binibigay nito. Binibigay nito is 440 volt. Hindi niya kayang ibigay, kaya pag bumaba siya doon sa tamang charge para doon sa compressor na yun, para ma-maintain niya yung takbo, mamamatay din yung compressor. So hanggat maaari, huwag niyo nang gamitin basta may makita kayong leakage, kahit na-check niyo na okay yung palo niya, pero may leakage naman, defective na rin siya. Replacement na kagad. Okay, so ito, pinunta tayo sa maliit. 7.5 microfarad ito. Ito, 7.5 microfarad. Para saan ito? Ginagamit ito sa pang-outdoor o kahit saan, basta nag-range yung motor mo na pang 7.5 capacitor. Ang kalimitan, nagagamit ito sa outdoor unit, yung fan motor. Doon ito nagagamit. So, i-check natin ito. Ang unang-una mo titingnan para hindi na humaba yung pag-check mo, pag lumubo siya, nakita mo na siya na lumubo, paligid niya sa puwitan niya. Pag lumubo, kahit di mo na kailangan testerin to, automatic sira na yon. Halimbawa ito, ilalapag ko sa lamisa, flat dapat. Ayan, so, pag sumayaw yan, ibig sabihin yan, lubo na yung puwitan niya, hindi na flat. Di tulad ditong good capacitor na flat, di mo talaga siya magagalaw. Kahit anong galaw mo, di mo magagalaw. Ito siya ngayon, nagagalaw siya, lobo na siya, hindi mo na siya kailangan testerin. Desisyon na kaagad, replacement capacitor ka na. Kung atin namang titesterin ito, ayun, wala rin talaga siyang palo, kahit saan. Kahit balibaliktad, wala siyang palo. Pero, guys, kahit pumalo man ito, guys, basta't lumubo yan, automatic replacement yan. Huwag na kayo manginayang magpalit ng capacitor basta lumubo na yan. O kung may sunog dito, huwag na manginayang, palit na kagad ng capacitor. Ayun. Okay, natapos na natin i-check yung tatlo nating capacitor. Sa mga bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe na lang, paki-pindot ang bell, tapos like and share na din para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong trabaho natin, bagong video, ay manonotify kayo para masundan niyo yung mga gawa ko at may mga kayong matutunan. At kung may suggestion kayo, tumatanggap din ako ng mga suggestion kasi sabi nga nila, never stop learning. At gusto kong maibahagi yung kaalaman ko at gusto ko rin matuto galing sa ibang tao. Okay, salamat sa inyo.